Meron ako dito, dalawang patatas. Okay, so medium size ba to? O maliit lang? Basta, gayto ka lang. Okay, so basta meron tayong dalawang patatas. At itong ating patatas na to, atin to siyang pasasarapin. So una ay babalatan ko muna siya, mga Inday, okay? Tada! Magic! So nabalatan ko na siya. So ang next kong gagawin naman, ang aking sipolar, peeler pala. Ulitin ko, kakayuri natin ang ating patatas gamit yung ating peeler. So ayan, kakayuri natin. Yan, ganyan siya kaninipis. Basta, continue lang na magkayod. Kayod ng kayod, kayod ng kayod. Tatabi ko muna siya dyan. Kukuha lang ako ng kutsilyo. Hihiwain lang natin tong maninipis. Yan, hihiwain lang natin ng pahaba na maninipis. Yung ating si patatas. So, ulitin naman natin hanggang sa matapos tayo. Para akong nag-iwan ng mangga. Parang mangga yung aking patatas. Kailangan pasarapin natin yung ating patatas, mga Inday. Kasi para magustuhan ng inyong mga anak, di ba? Kahit patatas lang siya, pero masarap. So, ito yung isa sa mga pwede niyong magawa sa patatas. O ibang klase ng pagluluto ng patatas. Ibang style. So, style-style lang yan, mga Inday. So, ang next ko ay kukuha ako ng aking tubig. Okay, yan. Kailangan natin itong ibabad muna dito ng mga 5 minuto. Yung ating mga patatas. Yan, medyo nag-ano na yung kulay niya. Babad muna natin siya dyan. So, nalinis ko na ito, mga Inday. So, ibababad ko muna ito. So, habang siya nakababad, ay itatabi ko muna siya. Kukuha tayo ng daw ng sibuyas. Ayan. So, siya po ay nahugasan ko na. I-slice lang natin yung ating sibuyas. Mahaba naman itong dahon na ito. Okay, tanggalin natin itong ano. Dahil lumalampas siya. Sorry guys, kalaweti ako eh. Yan. Ay! Okay lang yun. Okay, maghiwa tayo ng sibuyas. Manipis na hiwa. Sibuyas dahon pala ito. So ngayon kukunin ko yung aking patata. I-drain na rin natin. So ngayon, so ilalagay natin siya dito sa ating maglalagyan na malalim. Yung ating sibuyas dahon, ilagay din natin dito. Ang aking dahon na sibuyas ay mga half cup lang. Pero depende sa inyo guys, kung gusto nyong marami, walang problema naman. Pwede. Okay, so meron tayo dalawang egg. Yung sakto lang ang laki, medium size. Ilagay natin siya dito. Okay, itatabi natin ito. And then maglagay ako ng 1/4 teaspoon ng iodized salt. 1/2 teaspoon ng black pepper powder. Yan, mix natin to. Sigurado magugustuhan ninyo yung lasa na to. At hindi lang kayo, pati yung mga anak ninyo, magugustuhan din ito. Lalo pa yung anak ninyong mahilig sa patatas. Mix lang natin para maghalo yung paminta at saka yung asin. Matutunaw yung ating lagay na asin at yung paminta ay hindi magbubuo. At pwede na natin ilagay yung ating pinadrain na patatas. Oops, may nalaglag pa. Okay lang yun. Yan, ilagay natin dyan yung ating patatas. Haluin natin. So, ayan. Na-mix natin ito. Dito tayo sa ating lutuan. Okay, so ngayon ay mag-uumpisa na tayo sa ating patatas. So, ayan. Antayin lang natin mainit ang ating sikawali. And dahil siya mainit na, maglalagay lang tayo ng ating olive oil ng konti. Ang 1 kutsarang olive oil yung nilagay ko. Baka naman. Okay, maglagay tayo ng butter. Yung aking butter ay 2 kutsara. Sunod sa inyo na kung gaano kadami yung ilalagay niyong butter. Pag marami, mas masarap. Yan, antayin lang natin na matunaw si butter. Ang ating butter, antayin lang natin na matunaw ito. Yan, dahil siya po ay natunaw na, ilalagay na natin at hihinaan ko muna yung aking apoy. Sa sobrang hina. Napakahina. Yung halos mamatay na yung apoy natin. Sa sobrang hina. Ilalagay na natin yung ating patatas dyan. Lapit natin, baka matapon. Yan, kalat natin yan. Kalat. Sobrang hina lang guys yung aking apoy. Sobrang hina talaga. Yan. Then, maglalagay tayo ng ating, tara! Eden cheese. Diba? So siya, para magustuhan lalo ng inyong mga anak. Kaya lalagyan natin siya ng cheese. Para lalong mas masarap. Okay, so lalagyan na natin ito ng cheese. Ito tayo sa maliit. Okay, then, itong ating natirang potato ay ipapatong natin sa ibabaw. Lahat. Yan. Ayusin lang natin ito. Buburan natin ng konting-konting asin. Konting iodized. Konting-konti lang na patak. Lalagyan din natin ng black pepper powder ulit. Konting patak ng black pepper powder. And then, tatakpanan natin yan. And lulutuin lang natin itong mga Inday sa napakahinang apoy. Super hina talaga. 7 to 8 minutes natin siyang lulutuin. Babalikan natin siya after that. Galing ko muna itong mga kalat. Ay
Ayan, so pagkatapos ng 8 minutes natin, ayan na po siya, mga inday. So kailangan nating baliktarin yung ating potato. So dahil mahirap po siyang baliktarin, so kailangan ko ng dato. Ayan na po ang kanyang kulay. So kailangan na naman natin siyang takpan. Lulutuin natin uli ito ng 8 minutes, 8 minuto. So after ng 8 minutes, ayan, pwede nating patayin yung ating apoy. Ang bango-bango. Wow, looks so yummy. Wow. Okay, so ngayon ay susubukan na natin yung ating pinasarap na patatas. Yum, yum, yum. So ayan, mga inday, mga dudong, mga mamsi, napakasimple lang gawin ang ating potato. Napakasimpleng gawin, madaling gawin, at napakasarap. Ano pang iniintay ninyo? Lutuin ninyo na ang inyong mga patatas dyan. At thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At huwag kayong mag-alala dahil magpapakita pa sa inyo si Inday Bibi ng iba't ibang klaseng pagluluto ng ating patatas. So abangan po ninyo mga inday. More on patatas tayo. More on patatas tayo. Yun ang marami kami char. Okay, so pasasarapin natin ang ating patatas at gagawa pa ako sa susunod kong mga video na ibang klaseng luto naman ng aking patatas. So makakaasa kayo na gagawa ako ng marami pang video sa aking mga pinagluluto, sa aking mga lulutuin. Di ulo, bigit? Lutin ko. Thank you sa panonood at tinapos ninyo ang aking pagluluto hanggang sa natatapos po ako. So thank you for watching my video. Dahil tinulungan ninyo ako ay dahil this is Inday Bibi. This is Inday Bibi Cooking Channel. Ito po si Inday Bibi. Don't forget like and subscribe.